Sir. Sir Dennis, at magpapakita na naman po ako ng produkto na maaari natin gawin pang negosyo na may kinalaman sa bakery products. Ito ay ang cheese bread at ang Spanish bread. Sa nakikita po ninyo na andito ang lahat ng mga kakailangan natin gamit at kakailangan natin mga sangkap sa pagluluto. Pero unang-una sa lahat, ang kailangan muna natin siguruhin ay ang ating mga sarili na tayo ay mayroong mga PPE kagaya nito. Sa nakikita po ninyo, mayroon tayong mga nakailangang mga kagamitan o utensils na gagamitin natin sa ating pag-bake. Ito po sila. Ayan po sila. Ano po? Na makikita nyo rin ang mga pangalan at listahan sa taas. Ito po ang mga ingredients para sa ating dough making or bread dough making. Ito naman po ang ating mga ingredients para sa ating filling sa Spanish bread at ang kanyang breadcrumbs na dito po natin siya iro-roll. At ito naman po ay ang fillings o ang pang-roll natin din sa ating cheese bread. BSHM, pagkatapos po natin masigurado na tayo ay may suot na personal protective equipment at pagkatapos rin natin maihanda ang mga kinakailangang kagamitan at ang mga sukat na ingredients or sangkap na gagawin natin sa cheese bread at Spanish bread, panahon na naman para tayo ay pumunta o lumaktaw sa sunod na step or procedure. Ito ay ang tinatawag nating mixing. Tulad ng dinner roll or ng foundation of bread making, parehas lang ito ng step or procedures. Ngayon, dadako na tayo sa mixing method. Una, ang laging ginagawa at itinuturo sa inyo ng sir ay pagsamahin ang mga liquid ingredients kagaya ng itlog at kagaya ng tubig or water. I-set aside natin siya o itabi muna natin siya dahil ang susunod natin gagawin ay ang paglalagay ng mga natitirang ingredients or sangkap sa ating mixing bowl upang ito ay maghalo-halo. Una, ilalagay ko ang harina. Ikalawa ang asukal. Sumunod ang yeast. Sumunod ang salt. At pinakahuli sa lahat, ang ating shortening na gagamitin ay ang butter. Pagkatapos po nito, tulad ng sinasabi sa inyo ni sir, this is the process of what we call mixing. O sa Filipino, ito ay tinatawag nating pagliligis. So, or rubbing in English. So, uulitin natin, BSHM, na ang gagamitin lang natin ay ang ating mga daliri dahil natural na umiinit ang ating mga kamay. Alam ko, nalalapit ang camera para makita ang ginagawa ni sir. Ngayon ay nakikita niyong itsurang pulbor na ang ating na-mix na mga natitirang ingredients. Panahon na naman po para tayo ay paghaluin ang ating dry ingredients at ang ating wet ingredients. So ako po ay gagawa ng isang bowl or butas at ilalagay ko, ikukwesto ko ang aking isang kamay gamit ang aking madaliri upang ito ay paghalu-haluin. Ulitin natin, BSHM, na ang gagamitin natin ay ang ating mga daliri lamang dahil natural na nagpo-produce ng init ang ating mga palad. Ito ay gagawin ko na. Tayo ay lalagtaw or lalagpas naman sa susunod na procedure. Pupuntahan natin ito. Ito ay ang tinatawag nating kneading o pagmamasa. Tulad ng sabi ko sa inyo, nung gumagawa kayo ng inyong dinner roll or ng inyong soft
roll, ito ay tula bago hila. At huwag na huwag natin sobrahan ang ating lakas dahil ang tendency ay nagiging rubbery ang ating tinapay. Gentle lang dapat at huwag na huwag natin i-overwork. So, halika, tuturuan kita uli kung paano ang mag-knead ng tinapay. Una, lagyan mo muna ng lard ang iyong kneading table. At ikalawa ay magbudbud ka ng kapirasa karina dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, itong pagbubudbud ng karina o paglalagay ng karina ang pinakahuling pwede mong gawing solusyon dahil tumitigas ang tinapay. At kapag naman matigas ang iyong dough, alam naman natin na dapat tayong kumuha o maglagay ng ating shorting na tinatawag natin lard. Kung tatanungin niyo naman po ako na pwede po bang butter, pwede po bang margarine, pwede po. Ito ay depende sa inyo. So halika na uli, tinatawag kita, liyakan kita, liyayaya kita na para ikaw ay mag-knead na. Uunahin ko po, itutulak natin siya bago natin siya hihilahin. Tulak, hila, tulak, hila for 20 to 30 minutes. Ngayon ay natapos na tayo sa ating pagmamasa o kneading. Dadako naman tayo sa ating first fermentation o ang unang pagpapaalsa ng ating tinapay. Narito si Arabella upang tulungan ako na maglagay ng cling wrap upang matakluban ang ating dough or ang ating bread dough. Ngayon, maghihintayan po tayo ng 15 minutes upang umalsa ang ating bread dough. Kung kayo naman po ay gusto nyo po ng mas maalsang maalsa pa, maaari po na hanggang isang oras ang ating first fermentation. Habang maghihintay tayo sa first fermentation ng ating bread dough, ngayon naman po ay gagawin naman natin ang filling ng Spanish bread at ang pag-dredge natin or the dredging process ay gagawin din natin para sa ating cheese bread. So, gawin na po natin. Tara! Pag-aalawin lang natin ang asukal at ang shortening na butter. Itsura ng ating filling for Spanish bread, pwede na po natin itong itigilan at iset aside. Ngayon naman po, gagawin natin ang pang-dredging natin sa ating cheese bread. Una, ilalagay natin ang powdered milk. Ang ating flour. Ang ating granulated sugar. Ang ating butter. Pagkakalong malamit na natin sila, kung i-mix na natin sila until well combined. Ngayon, ganito dapat ang magiging itsura ng ating pang-dredging sa ating cheese bread. Ngayon po, tayo ay nasa proseso na ng ating punch down or punching down para mag-release natin ang air ng ating dough. So, tara! So, pagkatapos po nito, dadako na tayo sa magkakapatid na procedure. Ito po ay cutting, weighing, at molding. Since nga po tayo ay gagawa ng ating cheese bread at Spanish bread, nakaready na po at nakahanda na naman po ang ating gagamitin pang-dredging at ang filling. Ngayon, gagawa natin ng twist ang ating Spanish bread at cheese bread sa paglalagay ng mga cheese ng real
na cheese. Ito po ay Eden at ito ay hindi endorsement. Kumbaga, ito lang po ang nasa aming bahay para po sa inyo at para po makita nyo na pwede tayong maglagay ng twist. Una, papahabain ko. Pagkatapos kong mapahaba, ngayon ay nagkaroon na tayo o yumaman-yaman na tayo ng konti. Kung dati ay kinatatsa-tatsa lang natin, ngayon ay mayroon na tayong weighing scale at mayroon tayong dog cutter. So, ako po ay magka-cut na ng 50 grams each ng bread dough. Ayan, nakagawa po tayo ng 5 piraso na pinaghihati-hati at dinistribute na bread dough into 50 grams. Ngayon tayo ay nasa proseso na ng molding pero isang palatandaan. Hindi natin ito kailangan sobrang pakinisin. Bakit? Dahil gagamit tayo ng rolling pin para sa Spanish bread at bibilugin natin siya at iko-coat naman natin ang ating cheese bread ng ating dredging mixture. So, tara na! Ngayon, tapos na natin i-mold ang ating pinira-piraso or pinagparti-parti na mga bread dough. Gagawin na po natin ang pagpapalaman ng pagdidiretso sa kanila. Uunahin ko po muna ang Spanish bread. At ito ay lalagyan natin ng twist at lalagyan natin ito bukod sa kanyang filling ay lalagyan din natin ito ng queso. So tara! Una, kailangan muna natin i-flat ang ating dough at lagyan siya ng filling, combination of sugar and butter or any shortening that is present in your home. Lagyan natin siya ng cheese to provide extra taste sa ating tinapay o sa ating spicy. Iro-roll mo lang po siya. At pupurot-purot din ang kanyang dulo. Lalagay ko na po sa ating baking pan. Sumunod naman po, gagawa ulit ako. Lalagyan ko po ulit ng ating pagkatapos po natin ang dalawang ito, ngayon naman po ang panahon na para ito ay pagulungin natin o i-roll natin o in other term, in cooking term, ay i-dredge natin sa bread crumbs.
pwede na po nating simulan ang ating cheese bread. Kung kayo po ay walang keso na present sa ating bahay, gaya ng Eden cheese, pwede naman po natin direkta na lang natin i-drench ang ating dough dito sa mixture. So, papakita ka po kayo ng simple lang na cheese bread. At yung isa naman po, ilalagyan naman natin ng palaman na keso. Kung isa, lagyan din natin siya ng palaman ng keso. So, tapos na po ang ating paglalagay ng filling at pag-dredging sa ating mga tinapay. Ngayon naman po, tayo ay dadako na sa ating dalawang magkapatid na proseso, ang benching at panning at ang second fermentation o tinatawag nating proofing. Ngayon, alam naman natin na nandito na tayo at nakalagay na ito sa ating baking pan. Lagyan lang natin siya ng takip kung wala itong clean wrap or kung wala tayo clean wrap. So, tatakpan ko lang siya para po siya ay ma-ferment or umalsak. Hintayin lang natin ng 10 minuto bago natin siya i-bake. Hindi na po natin siya lalagyan ng egg wash kasi ito ay hindi dinner rolls. Bagkus ito ay cheese bread or sponge bread. Habang hinihintay natin ang ating second fermentation or ang ating proofing, tayo naman po ay magpipreheat na ng ating oven at huwag nyo itong kalilibutan. Ipreheat ang ating oven sa 350 degree Fahrenheit o sa 180 degree Celsius. Ano po? Huwag po natin yung kakalimutan. Kung kayo naman po ay gagamit ng kawali, siguraduhin lang na ito ay nasa low heat. So, yun lamang po. So ngayon naman po, tayo po ay magbe-bake na. Ibe-bake natin ito ng 15 to 20 minutes sa 150 or hanggang 180 degree Celsius. Okay, so tapos na po tayo sa baking at ngayon pupuntahan naman natin ang cooling process.